Hello everyone, it's me Cheche. So ngayon po i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng intro sa YouTube. So gamit lang ating mga cellphone. So bago ang lahat, please subscribe, like and share my channel. I hope you like it. Turuan ko po kayo kung paano gumawa ng intro sa vlog. So gamit po ang ating cellphone at gamitin natin yung application ng KineMaster. Kung wala pa po kayo nito, please download kasi si KineMaster friendly user po siya. Hindi siya mahirap gamitin. So i-click po natin yon si KineMaster. So ito na po yung kalabas ay dong ano pagkatapos natin i-click. So yun. Pasensya na, malabo yung aking cellphone. Kasing labo ng X mo. So yun, pindutin natin yung gitna, yung nasa gitna, yung circle, yung may plus, pindutin natin yun. So lumabas ang ratio. So gamitin natin yung pahiga, yung 16 ito. I-ano ko siya ha, talagang i-zoom ko siya. So ito na po yung lumabas. So makikita po dyan natin yung media. So dyan po tayo, pindutin natin yung media. At makita din natin dito sa side, ito yon background. So, dyan tayo kukuha ng background natin. So, pindutin natin yung background. So, ayan na po yung background natin. So, marami po dyan. Nung gusto nyo, so ito ba or ano. So, yan. So, kahit anong gusto nyo dyan, mamimili lang kayo. So, yun, simplihan lang muna natin, no? So, yun po yung napili ko yun kasi nung napindut ko. Simplihan lang natin. Katulad ng boyfriend mo na sumisimple din sa iba. Diba? So yan po, pwede natin siyang i-drag. Pwede natin siyang pahabain yung time niya. Kahit isang oras ba. Pero sa akin 10 minutes lang. Ipahabain ko siya. 12 minutes. Sige, kuna yan. 12 minutes na siya. So pagkatapos nun, punta tayo dito sa audio. So, ang audio, so of course, makikita natin dyan or mahanap natin yung mga music, yung gusto natin ipa-background music natin. So, pwede din kayong mag-download sa KineMaster. May music siyang libre lang din. May mga sound effect, may mga, yun, marami siya. So, pindutin natin yung audio. So, yun po yung lumabas. So, mamimili lang tayo dito ng ating mga music kung anong gusto. So, ito yung breath taking yung akin. So, yun, makikita nyo yung plus. I-plus nyo siya. Click nyo yung plus. So, nandun na siya sa ibaba. Lalapit lang natin sila, no? Patin sila. So, pwede din natin siyang i-trim. Kung ayaw nyo masyadong mahaba, so, pwede din natin siyang paiksian, no? So, ganun. Pwede din natin palakihan, ipabain, or paiksian. So, yun po siya. Medyo ano lang. Yung paanoy lang natin. So, yun. And then, after dyan, meron tayo dito. Punta tayo dito sa layer. So, sa layer tayo ha. Pag ano, kuha tayo ng, nandito yung layer, pindutin natin yung layer. So, ang layer po, makikita natin yung media effect, overlay text, and handwriting. So, doon muna tayo sa text. So, yun po yung nakikita nyo sa text. Nung pinindot ko yung text, of course, ilagay natin yung pangalan ng ating YouTube channel. So, sinulat ko po yung aking pangalan kasi ito po yung aking channel. So, i-okay natin nung na-type mo na. So, pindutin yung okay. So, ano siya, medyo ganoon. So, idadrag nyo lang yun para lumaki siya. So, yun po, nadrag ko na. And then, ito naman, yung dito sa baba, pwede nyo siyang ilalapit sa medyo sa ano, sa may kanyang background. So, click natin yung A. So, ito po yung aking pipiliin, si dancing script. Tapos, ayan, iche-check nyo lang.
So, ganun na po yung nangyari sa aking pangalan dyan. So, yun. Pwede mo siyang palitan ng kulay. So, ang kulay po dito po siya makikita sa circle na ito ng white. So, pwede mo siyang palitan ng kulay para makulay din ang iyong buhay. Ayun, ang kulay niya. So, anong gusto mong kulay, mamimili ka lang dyan. So, ako, gustuhan ko ng is kulay green. Simplihan lang natin. Siya yan, i-check mo. So, don't forget to check sa lagay. I-check nyo lang yung may ma-check dyan. So, after yun, yun na yung kulay ng aking pangalan. Then, after that, maglagay tayo ng in animation. So, i-click natin yun. So, yun, nakikita nyo yung animation. May pa-free. May pa. Ito naman yung side left. So, pag ganun din yung ano niya. Tsaka ito slide down. So, ako yun po yun. So, and then, i-check nyo. Kung nakapili na kayo, check nyo lang. So, check. So, yun na po yun ang ating intro. So, lahat po, halos din laman lahat na hindi talaga makakalimutan na ilagay yung kanilang pictures, yung mga pictures natin. So, kahit yung iba, walang picture pero nandiyan yung pangalan. Pero yung iba talaga, may pangalan na kaya may picture talaga. So, lagyan natin ang picture yan. So, ngayon, punta tayo dito sa layer. Ha? Sa layer tayo pupunta. Yan, makikita nyo yung media. So, dun tayo sa media kukuha ng picture. Huwag dun sa media sa labas. Sa layer talaga. So, pindutin natin. So, pindutin natin yung media. So, ayan na po ang media. So, magbabrowse tayo ng ating, mamili tayo ng ating picture na ilalagay. So, ito po, ilagay ko tong picture na to. So, ayan na po siya. Ayan na po ang aking picture. Pwede nyo po siyang lakihan. Pwede nyo siyang lakihan. Ida-drag nyo lang yung sa may mga arrow dyan. Or pwede nyo siyang liitan. So, depende sa inyo kung ano yung gustong size nyo. So, ngayon, pwede din natin siyang lagyan. Or ilagyan natin ng animation. So, i-click natin yung overall animation. Kung mamimili ka lang dyan kung anong gusto nyo. So, ayan po. Kahit ano lang yun, ako pipiliin ko yung clockwise yun. Paikot-ikot effect. Nakatulad ng boyfriend mong pinaikot-ikot ka na hindi mo na namalayan sa sobrang ikot mo, nahihilo ka na at yun, napunta na siya sa iba. So, yun lang po yun. Yun lang po yun siya. So, yan po yung ating effect. So, ikot-ikot. So, don't forget to check. So, yan lang ha. Don't forget to check. So, ganun. So, ngayon, ipi-play natin. Na-drop, na-drop. So, yun po yun. Yun po yung ating intro. So, kayo na po yung gusto nyo pong pagandahin yung intro nyo. Nandito lahat yun. So, makikita nyo lang yun dyan. So, pindutin nyo lang yan. Meron kayong makikita pa kung ano-ano. So, yun lang. Simplihan lang natin. Sabi ko nga kanina, simplihan lang. Para mas madaling maintindihan. So, maraming salamat po sa inyong panood. Sana may natutunan kayo. Kasi share ko lang din sa inyo dahil, yun nga, para fresh pa ang dating sa akin. At saka isa pa po, napansin nyo, wala siyang watermark na KineMaster. So, nakikita nyo yun. Pero KineMaster yung gamit natin. So, sa sunod na video, tuturuan ko po kayo paano mag-download ng KineMaster na walang watermark. So, sana, please notify para sa sunod na video, makikita nyo yun. Thank you! Bye-bye!